Hola! How's everyone? Have you eaten? Did you eat your dinner already? Mabuhay! Well, your Ate Chrissy is giving you another tip. Another pampaswerte tip. Not for fortune exactly, but it's more of tip for your date. If it's your first time to have a date, or you're looking for a special someone. Yes! Napapanahon ngayon ang mga paglabas-labas ang ating pagde-date. Hindi maiwasan na may magde-date dyan on the 14th. Ako exempted because ang kadate ko ay ang mga pasyente. Ang mga mababait kong pasyente on the 14th of February. Dahil duty ako, long day. Kayo ba may mga date? Well, stay tuned dahil i-reveal ko na kung ano ang pwedeng magpaswerte sa inyo on your date. Hello! Mabuhay mga ka-dreamers! How are you? Kayo ba ay may ganap at hanash during Valentine's Day? Well, sa mga magde-date, especially for first time na magkakaroon ng ka-date this Valentine, it's very important na pinaghahandaan nyo ang mga araw na yan. Dahil alam nyo ba, ang araw na yan ay pwedeng maging misfortune at pwede rin ikapahamak nyo or kung hindi ka handa, emotionally, it will cause you traumatic experience. Kaya nga naman may mga tips, di ba? Manood lang tayo sa mga YouTube tips kung ano yung mga dapat nating ginagawa para tayo ay maiwas sa kapahamakan during our date. Or if you are looking for a future husband, a future wife, are meant to be our destiny or our soulmate, dapat tayong gumawit ng ganito. Ito ang daw ng laurel. Paano ba ito ginagawa? Maraming nagtatanong pag nagla-livestream ako. Paano ba gawin yung mga pampaswerte? At paano naman i-mix-mix ang mga stones at the same time, ano ba yung mga proper combination? Well, ang daw ng laurel ay meron siyang aura. Meron siyang magic. It is a beautiful plant that gives us swerte and creates fortune to our life. Not only to our finances, not only to our economy, but also to our love life. Sa mga mahilig sa love life, kagaya ni Leng Angeles. Sa mga power couple, kagaya naman ni Miss Christine and James. And of course, kay Miss Kitty Kat TV at Rene Boy. Of course, pati na rin sa mga single dyan, kagaya ni Ka Don Don. Natanong to ni Ka Don Don, paano daw ba gawin? Very easy. So, kailangan meron kang dahon ng laurel. Ito yung bay leaves in English. Mabibili sa mga Chinese store. Kung nasa Saudi ka, pwede kang pumunta sa Manila store or sa Ramanita, o diba? Na malapit sa Bangus Restaurant. Meron dyang mga store-store, diba? At syempre, kailangan mo ng pink Himalayan salt. These are mineral core salt. Ang pink Himalayan salt ay madali namang mabili. Kailangan pink talaga kasi it means love. It means blessing and means love. At saka course, dapat hindi yung iodized. Yung, dapat hindi siya yung pinong-pino. Kailangan may mga cores kasi kailangan yung shape niya. Yun ang importante sa paggawa ng mga mixture. So, napakasimple. Tatlong dahon ng laurel. So, ayan, kukuha ka dyan ng dahon. Bahala kang mamili, di ba? Kailangan yung buo. Walang yung mga cuts-cuts, ha? Kasi importante siya. Dahon ng laurel. And of course, yung core salt. Kukuha ka lang ng pinch of core salt. Yan. Tapos, ang first na gagawin mo, kuha ka ng Ziploc. Diba? Very important ang Ziploc. Ayan, oh. Kitang-kita. Kasi, ibig sabihin, alam mo kung ano yung nilagay mo sa bag mo. If you're traveling, at least you can answer to custom what it is. Diba? Sabihin mo, magluluto ka ng adobo. O diba? Actually, hindi talaga pwede
magdala ng mga halaman, ng mga leaf, because it can contaminate, especially if you're going to Australia or if you're going to UK or any other sensitive countries na meron kasing mga pwedeng maging host ng bacteria, or it can contaminate the seedlings and the nursery plants. Yeah, and it can, you know, create virus or any bacteria and so on and so forth. So very careful tayo. So sip lak na lang, so we know what to do. So just get 3 bay leaves, 3 pieces of this. Ilagay dito sa Ziploc, o diba? Ilagay nyo lang sa Ziploc yung 3. Open the Ziploc. Diba? Ayan. Ilagay yung 3. O diba? Ayan, meron akong dahon ng laurel dyan. Flat on, pwede kang kumuha dyan. Pero, mas effective kung dry siya. Yung ready na, yung nilalagay sa adobo. Diba? Mahilig dyan sa American adobo, sa Pinoy style adobo. So yun, yun ang dahon ng laurel. Ito kasi, ibang kind of laurel shrub siya. It's more of Himalayans, di ba? Na nanggaling pa sa bansang Brazil. So, yes, yan. Iba't ibang klase ng mga shrub na laurel or bay leaves. So, ayun na, kumuha na ng 3. So, let's put 1, 2, 3. And then, for example, nabuksan nyo na itong Himalayan salt, ilagay nyo lang, o ilagay nyo doon, o like that. Or get a pinch of it and just ibudbud nyo lang doon. At isipin nyo na you will be fine sa inyong date, you will be happy, and everything will turn out right. So, nandito lang siya, din ilagay. Iklupin nyo, halimbawa nandun na rin sa loob, iklupin nyo, ilagay na sa pocket nyo. Pwedeng ilagay sa bulsa during your date, or ilagay sa bag. Diba? Mas maganda kung nakadikit sa katawan nyo. Diba? Siyempre, napapanahon ng mga dahon ng laurel at ang mga dates. Very effective yan. Dahil nung araw hindi ko ginagawa. Pero ngayon, gagawin ko na. Well, at saka rin, pwede nyo, dun sa mga single naman, at gusto nyo ang makaka-date nyo, ay yun na ang makatuluyan nyo. Or talagang, you're looking forward to have a relationship. Pwede kayong magbao ng rose quartz. Ilagay nyo rin doon, diba? Ilagay dito sa thing. Or you just put in your pocket or touch it before your date. Or make sure ang rose quartz ay binigay sa inyo ng kaibigan nyo. But, warning, if you already found your soulmate and you're with him, you're already living with him, you already have plans of getting married, iwas-iwas sa rose quartz. Dahil pwedeng ang mangyari ay hindi kayo magkatuluyan or magkaaring magkaroon ng twist, di ba? Twist of fate. Dahil si Venus, ang ating goddess of love and beauty, ay pwedeng panain ang puso ng iba at pwedeng maagaw sa'yo. Kung panay-panay ang heart-heart mo, eh, ikaw ay into relationship na. So, mag-ingat din sa pag-mimix ng mga so stone. Ako palagi kong minimix itong 3 to. Ang aking rose quartz, dahil I'm into LVR. Mega love, shout out to you, Angelo, na bibili ng bagong kotse. I love you. You take care there in the Philippines. At syempre, palaging favorite ko si Trin. Ito ang mga quartz, mga crystals ng mga born in November. November! Yes! At syempre, ang hindi mawawala sa akin at sa mga vlogger, kailangan nyo ng tourmaline. Ito, it's a black, shiny black na kailangan natin para ma-neutralize ang radiation at hindi sumakit ang mga ulo natin. Diba, Boss Donnell? Diba, ka-satisfied and ka-nation na palaging nagbibake ng cake? So, yun lang po. Sana ay nakatulong ako sa inyo kung ano ang pampaswerte sa date at dapat nating ilagay na shrub or laurel at a mixture ng mga pang-good vibes during our dates. This is your Madam Chrissy na merong kayang kadate on Valentine's Day. Mabuhay!